teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako muli ang inyong magiging tutor sa araw na ito sa MPB-MLE para sa baitang ikatlo. Una no, so ang gagawin po muna natin ay babatiin muna natin ang mga nasa online. So binabati po natin si Samantha Lanson mula sa Muntinlupa City, si Jasmine Rian Gonzalez, ayan, magandang hapon. At binabati rin natin si Ma'am Sinaida Kudarat Paglinawan from Upper Alabel Elementary School, Sarangani Division. At syempre, binabati rin natin si Noemi Ped ng Muñoz Division, mula sa Muñoz Division. Magandang hapon po sa inyong lahat. So bago tayo magsimula sa ating aralin sa ika-anim na linggo ng MPB-MLE. Paalala no, ang ginagamit natin ay ang Pivot mula sa Calabarzon. Ito ang ating module na ginagamit sa ating itulay dito sa MPB-MLE. So, last week, noong nakaraang linggo, kinalakay natin ang isang tinatawag nating aralin. Magbabalik-aral muna tayo sa ating aralin no nakaraang linggo bago tayo dumako sa ating panibagong leksyon. Pagbabalik-aral o magbabalik-aral muna tayo. Naalala niyo pa ba ang ating aralin no nakaraang linggo? Ito ay ang pagbibigay ng reaksyon, opinyon,
at sa loobin tungkol sa ating aralin. Ayan. So ito ang ating pinag-aralan ng dalawang linggo. Ito ay isang aralin na hinati natin sa dalawang linggo, ang week 4 at week 5. Oh, ano-ano yung mga napag-aralan natin? Ano ang inyong reaksyon sa inyong nakikitang larawan? Naalala niyo pa ba ang larawang yan? Ano ang reaksyon mo? Masaya ka o malungkot? Ano kaya ang reaksyon niyo? Ano yung naaalala ninyo? Ano ang inyong naramdaman? Ayan. So, meron nagsasabi na sila ay malungkot dahil nakita nila na may pagbaha. Ayan. So, ayan ang kanilang reaksyon. Pero umiiyak kasi baka noon nakaraang mga bagyong nagdaan ay isa sila sa mga naapektuhan. O no? Ano pa ang ating napag-aralan? Naalala nyo ba ang kwento ni Rhea? Si Rhea na laging may reaksyon. Naalala nyo pa ba ito? Hi, Ian. Malungkot siya. Si Darren, malungkot din sa nakita. Naalala nyo ba si Rhea? Diba si Rhea yung bata na mas gustong maglaro kesa mag-aral? Sabi natin noong nakarang linggo, dapat tapusin muna ang obligasyon sa pag-aaral bago maglaro. Pangalawa, ano pa natutunan natin sa natutuhan natin sa kwentong ito? 'Di ba? Natutuhan natin sa kwentong ito ay ang pagiging magalang. Dapat maging magalang ka sa iyong ate, kuya, nanay, tatay, pati rin sa kapwa kasing edad. Dapat maging magalang din tayo, 'di ba? Ano sabi natin? Gumamit ng po at opo. Maliban diyan, pag kasing edad naman natin ang ating kausap, paano natin bibitawan ang ating mga sinasabi? Maging malumanay. Diba? O wag tataas ang boses. Hindi man tayo gumamit ng po at opo, pero niparamdam naman natin yung ating paggalang. Yan ang ating aralin na tinalakay nung nakaraang linggo. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang aralin 6 o ika-anim na aralin o ika-anim na linggo. Sa ika-anim na linggo, ating tatalakayin ang pagtukoy sa tayutay na metapora. Ano kaya itong metapora na ito na sinasabi natin? Ito ay isang tayutay, di ba? Sabi rito, sa linggong ito, sisimulan mo ang pag-aaral tungkol sa tayutay. O ano nga ba ang tayutay? Ito ay ang paggamit ng mga salitang may kakaiba o malalim na kahulugan. Tama, ang tayutay ay mga salita na may malalim na kahulugan. Ibig sabihin, kailangan mong intindihin, unawaing mabuti ang isang pangungusap para mas maintindihan mo kung ano ang ibig ipahiwati o ano ang kahulugan nito. Sabi rito, meron itong iba't ibang uri katulad ng simile, metapora, personifikasyon, hyperbole at marami pang iba. Ayan. So, sabi rito, sisimulan na natin ang ating leksyon tungkol sa metapora. Ang metapora o pagwawangis, ayan, ha? Metapora ay tinatawag din nating pagwawangis, ay tuwirang paghahambing ng dalawang bagay o tao. Tuwirang paghahambing. Hindi na tayo gumagamit ng iba pang mga salita ng tulad nito, parang, katulad, kaparehas, hindi na tayo gumagamit ng ganito. Ha? Sabi rito, ito ay anyo ng pananalita na ang tao o bagay ay inahahambing o iwinawangis sa ibang bagay na hindi ginagamitan ng sing, katulad ng o sing. Kasi pag tayo ay naghahambing, halimbawa,
itong cellphone na ito at itong pouch na ito. Minsan ang sinasabi natin ang paghahambing ang cellphone na ito ay kasing kulay ng pouch. Diba? Ganon gumagamit tayo ng sing, kasing, tulad. Pero sa pagkakataong ito ay hindi tayo gagamit ng mga salitang sing tulad ng osim o sin. Sabi ni Amir, ano pong subject ngayon? Ang subject po natin ay MTB MLE. Ikatlong baitang po tayo. Ayan. So, ulitin natin ha. Pag sinabi nating metapora o pagwawangis ay tuwirang paghahambing ng dalawang bagay. Ibig sabihin, wala tayong ginagamit na salita para paghambingin ang dalawang bagay. Ano mga salita yung tinutukoy natin? Hindi tayo gumagamit ng tulad ng, sing o sim o sing o magkasing o kapareho, kamukha. Hindi tayo gumagamit ng mga salitang iyon. Diretsong paghahambing. Ayan. Ngayon, titignan natin ha yung isang tinatawag nating tula. Babasahin ko, pwede niyo akong sundan, pwede niyo akong sabayan. At saka natin hihimayin kung ano ang nilalaman ng tula upang mas maintindihan ninyo o mas maunawaan ninyo ng mabuti kung ano ang pagwawangis o tinatawag nating metapora. Gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin ang tula, sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Hulog ng Langit ni Renate R. Soriano. Ito ang tinatawag nating tula. Uwa, uwa ang iyak ng munting sanggol nang siya ay isilang ng kanyang inang mahal. Siya ay anghel sa bago niyang pamilya. Oo siya nga, batat kay lusog at kay sigla. Ang balat niya'y isang bulak na sa kaputian ay mapapansin. Ngiti niya'y gamot sa nalulungkot na damdamin. Munting tawa niya ay pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya. Siya ay hulog ng langit, handog sa mga magulang niyang kay saya. Ulitin ko ha. Hulog ng Langit ni Renate R. Soriano. Uwa, uwa ang iyak ng munting sanggol nang siya ay isilang ng kanyang inang mahal. Siya ay anghel sa bago niyang pamilya. Oo siya nga, batang kay lusog at kay sigla. Ang balat niya'y isang bulak na sa kaputian ay napapansin. Ngiti niya'y gamot sa nalulungkot na damdamin. Munting tawa niya ay pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya. Siya ay hulog ng langit, handog sa mga magulang niyang kaysaya. Ito ang ating aralin. Ito ang isang tula na naglalaman ng pagwawangis o metapora. Pero hindi nyo pa alam kung nasan dyan ang pagwawangis at metapora. Hihimayin natin. Ituturo namin kung nasaan dyan. Ito ang unang tanong. Sabi rito, sino ang tinutukoy sa tula na hulog ng langit sa inyong palagay? Saan kaya dyan ang tinutukoy na hulog ng langit? A. Ang bata. B. Ang munting anghel. C. Ang munting sanggol. Ano ang inyong sagot? Titingnan natin online kung ano ang inyong sagot. Ang sagot natin dyan ay sa inyong palagay. Ang sinasabi nating hulog ng langit ay ang munting sanggol. C, sabi rito. Ang munting sanggol. Tingnan nyo, sabi rito. Munting sanggol ang tamang sagot. Letter C. Tama si Noli Roa. Tama ang iyong sagot. Michiko, tama rin ang iyong sagot. Ayan, ang gagaling naman nasa online. Magaling ha? O, dumako naman tayo sa ikalawa.
Sa anong uri ng nilalang iwinangis ang sanggol? A. Manggagamot. B. Anghel. C. Bulaklak. Sa inyong palagay, saan? Ang tamang sagot, sabi ni Candice, ay B. Anghel. Tama ka. Sabi rito, iwinangis siya o hinalintulad siya sa anghel. Sa anong uri ng nilalang kasi, di ba? Sa anong uri ng nilalang, tama si Anyer, tama rin si Darren, tama ang inyong mga sagot. Ayan, palapakan ninyo ang inyong mga sarili. Ang gagaling. Tumakot tayo sa ikatlo. Saan itinulad ang kanyang kulay? Saan kaya itinulad ang kanyang kulay? A. Sa bulak. Sa bulak. B. Sa gatas. C. Sa rosas. Ano kaya ang tamang sagot? Saan kaya hinalintulad ang kulay ng sanggol? A. Sa bulak. B. Sa gatas. C. Sa rosas. Sabi ni Ian A. Sabi ni Ian A. Ang sagot. Ayan. Ang tamang sagot ay sa bulak. Tama din si Nolly. Oh, Michiko, tama ka rin. Eh, ang gagaling. Sa bulak, hinalintulad. Ika-apat. Ano ang tinutukoy na pag-asa sa tula? Ang mata, A. B. Ang mukha, o C. Tawa. Ano kaya ang tamang sagot dito sa Wala. Ano kaya ang tamang sagot? Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay sabi rito, mukhang nakalimutan ng iba. Si, titignan natin. Ayan, sabi rito, munting tuwa niya ay pag-asa. Nakalimutan ng iba. Ayan, ang tamang sagot ay C. Ang kanyang tawag ang C. Ang tamang sagot. Anyer, tama ka. Michiko, tama ka. Ian, tama ka. Ayan, ang gagaling. Ang gagaling ng mga ito, ha. Nakatutok sila. Tama ang kanilang mga sagot. Panglima. Paano inilarawan ang munting sanggol? A. Isang regalo. B. Isang anghel. C. Isang damdamin. Ano kaya ang tamang sagot? Paano inilarawan? Isang regalo, isang anghel, o isang damdamin? Ang tamang sagot ay, nakalimutan ng iba. Titignan natin, balikan natin ha. Ayan, iyak ng munting sanggol nang siya ay isilang ng kanyang inang mahal. Siya ay anghel sa bago niyang pamilya. Nandoon, ano ang sabi? Ayan, tama, Anyer, B. Sabi rin ni Candice, B. Ang sabi ni Kaysay Jean, B. Ang tamang sagot ay B, isang anghel. Ayan, Ian, tama. B, ang tamang sagot. Niles o Niles, tama ang iyong sagot. Niles, letter D. Ayan, tama. Ngayon, meron isang pagsasanay. Sabi rito, basahin ang mga pangusap mula sa tula. Ang mga salita o parirala ay may sa lungguhit ay may halimbawa ng metapura. Sabi rito, yung mga anghel, isang bulak, gamot, pag-asa, langit, ito'y tinatawag nating metapura. Halimbawa, tingnan natin ang una. Siya ay anghel sa bago niyang pamilya. Ito ay tinatawag nating metapura. Tingnan natin na, suriin natin mabuti. Sino ang tinutukoy nating anghel? Yung bata. Imbis na sasabihin siya ay katulad ng anghel,
hindi natin ginamit ang salitang katulad. Anong ginamit natin? Ay diretsyong paghahambing o pag sinasabi nating pagwawangis. Siya ay anghel. Diretso ha, paalala. Ganon ang tinatawag nating metapora. Siya ay anghel. Diretso na. Hindi natin sinabing siya ay parang anghel. Walang salitang parang. Kasi pag sinabi natin parang, gumamit tayo ng salitang parang, ibig sabihin ito ay simile. Ha? Ito ay tinatawag natin pagtutulan. Pag sinabi natin pagwawangis, diretso nating inihahambing. Siya ay anghel. Ikalawa, ang balat niya ay isang bulak. Dito, saan hinalintulad ang balat ng sanggol? Sa isang ano? Bulak. Tama, sa isang bulak hinalintulad. Pansinin natin ang pangungusap. Hindi sinabing ang balat niya ay katulad ng isang bulak. Hindi sinabing ganon. Diretso niyang pinaghambing. Sinabi niyang ang balat niya ay isang bulak. Oh, paalala ha. Tignan natin. Ito, ha, paalala. Ano yung ginamit? Paalala ha. Ay, ito. Ang balat niya ay isang bulak. Diretso. Pangatlo, ngiti niya ay gamot. Ayan. Hindi natin ginamit ang kasing, tulad, kawangis, kaparis. Ha? Kapares. Kundi, ginamit natin ay diretsyong pagkahambing. Ngiti niya ay gamot. Ngayon, munting tawa niya ay pag-asa. Saan hinalintulad ang kanyang munting tawa? Sa pag-asa. Ang tinan nyo, mapapansin nyo, parating may ay. Siya ay hulog ng langit. Oh, ginamit na naman natin ay. Kung ating papansinin, kung ating susuriin, pag tayo ay naghahambing ng dalawang bagay at ito ay sa paraang metapora o sinasabi natin pagwawangis, parati tayong gumagamit ng ay. Siya ay anghel, ang balat niya ay dapat yan, di ba? Pero pinaikli natin kaya gumamit tayo ng bantas. Binantasan na lang natin. Niya ay isang bulak, ngiti niya ay gamot, munting tawa niya ay pag-asa. Siya ay hulog ng langit. Ganyan ang sinasabi nating pagwawangis o sinasabi nating metapora. Tatandaan, diretsyong paghahambing at karaniwang ginagamitan ito ng ay. Paalala ha, tatandaan niyo yan. Napaka-importante niyan sa tayutay na metapora. Sabi rito, tandaan na ang metapora ay pagwawangis na ginagawa sa tao o bagay sa anumang bagay, hayop at iba pa. Mapapansin na ang bata o siya ay bilang isa ay itinutulad o winangis natin sa isang anghel kanina, di ba? Ayan, kung mapapansin nyo, iwinangis natin sa isang anghel. Siya, ibig sabihin, yung sanggol. O, sa salitang ngiti naman, saan natin siya itinumbas? Tinumbas natin sa isang gamot. Ayan, kung mapapansin ninyo, diretsyong paghahambi, ang tawag metapora. Maari lamang gawin ang pagwawangis kung may kaugnayan ang dalawang salita at ang nais ipakahulugan. Kaya hinahalintulad ang ngiti sa gamot sapagkat pareho silang nakakapagpagamot. Oh, sabi rito, ang una ay sa lungkot, ang ikalawa naman ay sa sakit. Oh, papansinin natin, ngiti niya'y gamot. Kung yung salitang gamot, dalawa na ang kahulugan dyan. Diba? Yung gamot
ay nakakapagpagamot sa sakit, at yung isa namang gamot, yung ngiti, ay nakapagpapagamot ng kalungkutan. Yan. So ngayon, dumako tayo sa isang pagsasanay. Ito, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ang gawin natin dito, kopyahin ang gawain sa inyong kwaderno, bilugan ang metapora sa bawat pangusap. Sa lungguhitan naman ang salitang pinagwangisan. Halimbawa, si Pedro ay malakas na bagyo. Sino ang ikinukumpara natin sa malakas na bagyo? Si Pedro sa langguhit. Ayan, mapapansin nyo. Sa langguhit natin ha. Ayan, si Pedro. Ngayon, saan siya iwinangis? Iwinangis siya sa malakas na bagyo. Ayan, binilugan. O, binilugan natin. Sa una, ang mga ina ay tunay na ilaw ng tahanan. Sa inyong palagay, nasaan dyan ang sinasabi nating sa salangguhitan? At nasaan dyan yung metapora kung saan iwinangis ang salita? Ano sa inyong palagay? Oh, online? Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay, sabi rito, ang mga ina. O yan. Yan at ilaw ng tahanan. Tama ka, Michiko. Darren, tama, ina ang sasalungguhitan. Saan sila hinantulan? Ah, sa ilaw ng tahanan. O, ilaw ng tahanan. Ayan, ito. Ilaw ng tahanan. Magaling, magaling. Yung mga nasa online, tama si Ian. Ina, Darren, ina. Ina, saan hinalintulan? Sa ilaw ng tahanan. Tama. O, dumako tayo sa pangalawa. O, mahirap magalit si Dory dahil siya'y may pusong bato. Sa inyong palagay, mahirap magalit si Dory dahil siya'y may pusong bato. Nasaan dyan kaya ang sinasabi nating sasalungguhitan natin? Online? Saan kaya? At saan iwinangis? Ayan. Sa inyong palagay, ang tamang sagot ay... Ayan. Mahirap magalit si Dory. Si Dory. Ito ha. Ito ang sinasalungguhitan natin, si Dory. Oh, yung kanyang galit. Oh, saan daw hinahalintulad ang galit ni Dory? Oh, tama, Michiko. Darren, tama. Si Dory. Saan kay hinahalintulad ang galit ni Dory? Ito ay nahalintulad sa pusong bato. Ayan. Ayan o. Oh, pusong bato. Tama. Sino nakakuha? Darren. Very good. Mahirap magalit si Dory. Ito, yung galit mismo ni Dory, no? Saan siya nahalintulad? Sabi rito, sa pusong bato. Ayan. Ang gagaling naman na sa online. Ikatlo. Ang tamang sagot. Sabi rito, ang mga mata niya ay alitap-tap. Ano kaya? Iyan, tama, pusong bato. Ano kaya ang tamang sagot? Ang mga mata niya ay alitap-tap. Ang mga mata niya ay alitap-tap. O, saan kaya ang sasalungguhitan natin? Ang sasalungguhitan natin ay ating alamin ang ating sasalungguhitan. Ang ating sasalungguhitan ay ang mga mata niya. Yung mata. O, ano ang bibilugan? Alitap-tap. Oh, tama si Noli. Ayan, ang galing-galing ni Noli. Oh, ano pa? Oh, ang mga Darren, tama ka rin. Iyan,
Tama, Michiko, tama. Sanhin na rin tulad. Salitap-tap, tama. Tama ka, Noli, Michiko, tama. O, susunod, ikaapat. O, si Franz ay bulaklak sa bango. Nasaan kaya diyan ang dapat nating salongguhitan? At saan siya hinalintulad? O saan kaya atin titignan? Si Franz ay bulaklak sa bango. Tama si Noli, si Franz. O, at ano ang sasalongguhitan? At ano ang bibilugan? Bulaklak sa bango. Tama. Ayan, Noli, Ian. Ayan, ang gagaling. Nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Ayan, si Darren, sabi niya si Franz at ang bulaklak sa damo. Tama. Bulaklak sa bango, hindi damo, ha? O, ayan, Darren. O, pang lima. Pang lima. Si Diego ay isang anghel sa kabutihan sa inyong palagay. Ano kaya? Ano kaya? Si Diego ay isang anghel sa kabutihan. Ang tamang sagot ay, sa inyong palagay, si Diego ang sasalungguhitan at siyempre isang anghel sa kabutihan. Oh, yan ang bibilugan. Tama ka, Noli. Mapapansin niyo ang ating mga pangungusap, no? O, si, ayan, ang mga karaniwan nagsisimula yung mga yan. Pagkatapos, susundan siya ng ay, yung kung saan hinalintulad. Ayan, si, katapos, ay malakas na bagyo. Ang mga ina ay tunay na ilaw ng tahanan. Mahirap magat si Dory dahil siya ay may pusong bato. Iyan ang tinatawag nating metapora o pagwawangis. Makikita nyo yung pattern kung paano siya ginagawa o paano ginagawa ang isang pangungusap. Parating may ay, parating may si, minsan ang mga pantukoy ay kung hindi si, ang mga. O ang, ganon. Dito naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Tukuyin ang tayutay na metapora sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Halimbawa, isang kidlat si Ana sa bilis magbasa. Saan hinalintulad si Ana kung paano siya magbasa ng mabilis? Ayon, sa kidlat. Inalintulad siya sa kidlat. Paalala ha, inalintulad sa kidlat. Ganyan lang ang gagawin. Isusulat sa dulo kung ano ang salita na ginamit sa tinatawag nating pangungusap bilang pag wawangis. Una, si Noemi ay isang magandang bulaklak. Saan hinalintulad si Noemi? Nasaan dyan ang metapora? Nasaan ang metapora sa unang pangungusap? Ating malalaman. Tignan natin. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay, sabi rito, ay, ano? Magandang bulaklak. Tama. Tama ka? Ah, hindi matandang bulaklak, Noli, ha? Magandang bulaklak, Noli, tama ka. Pero, na iba lang siguro yung iyong na-type. Susunod, haligi ng tahanan kung ituring ang mga tatay. Nasaan kaya ang sinasabi nating metapora sa tinatawag nating pangungusap? Haligi ng tahanan. Ayan. Ikatlo. Sa inyong palagay, itinuturing na tupa si Itan sa kabaitan. Saan? Hinahalintulad si Itan sa tupa. Ayan.
Ika-apat, ang ngiti ni Rain ay gatas sa kaputian. Ang ngipin ni Rain ay gatas sa kaputian. Ano kaya ang tamang sagot? Ah, gatas sa kaputian. Yung ngipin ha, hinahalin tulad o winawangis sa kaputian. Panglima, si nanay ay bituin sa aking paningin. O, saan hinahalin tulad si nanay? Saan? Sabi diyan, ito ay sa bituin. O, ayan ang sinasabi nating tamang sagot. Mapapansin nyo, di ba? Uulitin ko. Si, ang ginamit, si Noemi. Ayan, pagkatapos ng ay, sumunod ka agad kung ano yung sinasabi nating bagay kung saan hinalin tulad si Noemi. Si tatay naman, inuna yung bagay bago si tatay ang sinasabi nating ginawang paraan ng pagtutulad ng mga pangusap. Tingnan nyo mabuti ang mga pattern natin ha. Ito naman, tinuturing na tupas si itan sa kabaitan. Sa pagkakataong ito, wala tayong ay. Oh, pero mapapansin natin ang salitang itinuturing na tupa. Okay, diretsyong ano, iwinangis o diretsyong inilarawan o inihambing sa tupa si itan. Ayan, paalala ha. Oh, ang ngipin ni Rain ay gatas sa kaputian. Tignan nyo rin yung paraan ha. Susunod. Ito, sabi rito, iguhit ang star kung ang pangungusap ay gumagamit ng metapora. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Babasahin ko at ito ay gagawin ninyo sa inyong mga bahay. Ayan, naging mabangis na toro ang karagatan tuwing bumabagyo. Ikalawa, singgaan ng balahibo ang papel. Ikatlo, may pambihirang panlasa sa kasuotan ang mga artista. Pang-apat, ang lolo ko ay leon sa katapangan. Pang-lima, matigas na kahoy ang ulo ni Benji. Ayan. So ito ha, gagawin yung takdang, aralin nyo yan. Pag-aralan ninyo kung ito ba ay isang metapora ang pangungusap o hindi ginagamitan ng metapora. O, paalala, yan ay magiging takdang aralin nyo. At yung mga nalalabi sa ating module na gawain, gawin nyo na rin. Ha? Subukan nyo na rin siyang gawin. At bukas o sa susunod na linggo, ito ang gagawin natin pagbabalik aral. Titingnan natin kung napag-aralan ninyo ang metapora. O hanggang sa muli, ha, MTB-MLE para sa ikabaitang tatlo. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!